Yan. Malaki na yung ating kunla. Hindi na natin paabuti ng 15 days o 14 days. So, ngayon, ito ay 10 days pa lang. Walang problema kahit mas maaga natin itanim. Kasi meron na din naman tayong na-prepare na paso at lupa. So, andito po yung ating itatanim ngayon. Ayan. Saka, andito yung mga paso natin. Ayan o. Ayan, mga paso natin. Ayan po. Tapos, andito yung lupa. So, gagamitin natin lupa ay yung loam soil na binili ko sa Aani Market. Saka, hinalo ko na rin yung hinaloan ko ng dating lupa na galing doon sa pinagharbisan ko. Ayan o. Pinutol ko na yung iba kasi malapit ng mamulaklak. Tumaas na, humaba na yung ano niya. So, ito po, uunahin natin. Lagyan natin ng lupa, mga kauma. Nakabitin, ganito yung gagawin nyo. Ayan o. Kahit buti ng cook, okay na yan. Para hindi siya masyado mabigat. Yan. Gamit tayo ng tinidor. Medyo butasan muna natin yung gitna. Tapos dyan natin ilalagay yung kunla. Sama natin yung lupa para kasama rin yung ugat. Yan o. Yan na. Kailangan ingatan natin mga kauma na huwag maputol yung ugat niya. Kasi diyan maantala yung pagtubo ng pitsay.
Yan, tandaan natin mga kauma. Pag naglipat tayo ng kunla, huwag muna nating ilalagay sa initan kahit dalawang araw. Kasi baka mag-ano siya, mamatay. Kailangan sa medyo malilim lang muna. Malilim lang muna siya ilagay, tapos sprayan nyo yung paikot nung pinaglagyan nyo, kasi pwede siyang atakihin ng mga piste. Yan. Huwag nyo siyang patamaan muna ng spray ng ano nyo, ng pesticide nyo. Kailangan yung paligid lang, paligid lang ng pagpapatungan nyo nung ano, nung tanim nyo, kasi baka hindi niya kayanin yung tapang nung pang-spray nyo, mamamatay siya. So yan, mas pagkalipas ng isang linggo mga kauma, ay sa kanya siya lalagyan ng pataba, kasi nakakalat na yan, ugat niya sa ilalim para ma-absorb niya yung taba, so mabilis na yung paglaki niya ng kitsa inyo. Yan ang mga kauma, yung nilipat natin. Yan. So, marami pa tayong sobra. Naubusan tayo ng ano, lupa. Paso. Kaya siguro bukas na lang, kasi bibili pa ako. So, yan. Tapos nating ilipat, ay dapat isprehan natin yan. Ayan. Isprehan natin ng ulan para ma-press yung ano niya. Basa yung lupa niya. Diligan natin mga kaibigan, umaga at hapon, kahit na nasa malilim siya, kasi bata pa yung ugat niya, hindi pa nakakalat sa ano, sa lupa. After 2 days, saka na natin ilabas sa initan. Yung hindi masyado naabot ng sikat ng araw, kahit kalahating araw lang siya mainitan, okay na. Saka na natin i-expose talaga sa initan siya pag mga 2 linggo na sa ano natin, nailipat. Yan. Kailangan basang-basa yung lupa. Dahil malawit na rin naman siya mamunga para tumaba yung isa. Gagamitin ulit natin yan sa ano, sunod na pagtanim. Pupunla naman ulit tayo.
Kina, wala na. Sayang naman yung iba kung putulin natin. Ma, nakita niyo yan kasi meron na siyang pinapakita na mataas na yung ano niya. Parang mabilis na siyang tumaas. So, ibig sabihin yan, siya ay mamunga na. Kaya, pwede na natin yan bunutin. Kaya, hanapin natin, piliin natin yung mga pwede nang bunutin. Ayan. Ito. Ayan o. Pwede na bunutin yan. Ito. Mataas, di ba? Mamumunga na yan siya. Ayan. So, yan po, mga ka-uma. Katapos po nating ilipat ang ating punla sa kanyang paso. Magkalipas ang isang linggo, tayo po ay maglalagay ng abono o fertilizer. So, ito po mga kauma, mga kaibigan. Yan po ang ating lalagay na fertilizer. Yung chicken manure. So lalagyan lang natin siya ng isang kutsara kada isang paso. Ayan mga kaibigan, nalagyan na natin ng ipot ng manok. So, kung mayroon kayong fork o tinidor, yun ang gamitin nyo. O kaya pwede rin ganitong stick. Ibungkalin na natin ng konti para medyo maghalo yung ipot. Para mag-mix siya sa lupa at hindi ilipat ng hangin o kaya hindi siya tumalsik pag sakaling umulan. Ayan. Ayan mga kauma. Guys,
dito natin lahat. Ayan. Nakakaalat yung taba pag dinilingan natin. Lubog yung taba dun sa may ugat niya, sa may roots niya. Ayan. Ito mga ka-oma, ngayon nilagyan natin siya ng fertilizer bilang tayo ng 2 linggo. Magiging ganito na yung ano niya, magiging ganito na yung tubo niya. So pwede na natin siya i-harvest kung gusto natin, o kaya naman bawasan natin siya ng dahon kasi sayang naman. Tingnan mo, dikit na dikit pa sa lupa yung ano niya, yung tubo niya. So, yan po. At maraming salamat sa panonood.